Hi guys, kumusta kayong lahat? At ako po si Coach Chris. At today, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-loan na or mag-apply ng Calamity Loans SSS. At bago po ang lahat, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa channel natin, make sure po na mag-subscribe po tayo. I-click nyo po yung subscribe option button at also yung notification bell para notified po kayo lagi sa any updates ng videos ng channel natin. Okay? Alright, so ngayon po, gagawin po natin is ituturo ko sa inyo paano mag-apply ng SSS Calamity Loan. Okay, so ang unang gagawin natin na make sure meron kayong internet connection para makapag-surf tayo or maubuksan natin yung SSS website. And then pangalawa, make sure po na meron kayong gadget na makakapag-access tayo ng internet browser. Okay, so ano na pong gagawin natin is i-visit lang po natin yung website, which is yung i-type po natin. Actually, nasa website na ako, pero type natin sss.gov.ph. Ayan. So, mapupunta po tayo sa page nakalagay, I'm not a robot. I-click nyo lang po yung box ng I'm not a robot. Ayan. Tapos, click nyo lang po yung submit option. Now, sa right side po, mayroon pong option doon sa portals na member. So, pag may login na po kayo, click nyo lang po yung member option. Okay? So, ayan. Click na po tayo ng member. And then, sa next page po is maglalagin po tayo gamit yung username. Ayan. And yung password. Ayan. Tapos, click nyo rin po ulit yung I'm not a robot. And then, click po submit. Okay? Ayan, so ito po yung first page na makikita nyo sa SSS website. Now, ang kailangan po natin is i-click po natin yung e-service. Okay? Now, sa karamihan po, ma-experience nyo po itong this site can't be reached. Gawin nyo lang po is click nyo lang yung reload. Ayan. So, kung napapansin nyo po, meron ng loan application will be rejected due to the following reasons. With pending loan application, you may apply for another loan after the processing of your existing loan. Now, the reason one, meron akong ganitong message pag nag-click yung Calamity Loan kasi kanina, nag-apply na po ako ng Calamity Loan. Okay? So, ang gagawin natin is ipapakita ko sa inyo yung screenshot na ginawa ko habang nag-apply ako ng Calamity Loan. Okay? So, ito yung mga screenshot na ginawa ko. Ayan. Punta tayo dito sa screenshot. Ayan. So, pag na-click nyo po yung Calamity Loan, ito po yung unang makikita nyo. Ayan. So, yan po, to proceed with your application, click here to update your local mailing address. Ayan po. So, basahin nyo lang po yung message dito na sabi dito, yung loan proceeds will be released through any of your chosen loan disbursement below. So, pag may account kayo sa UBP, alright, pwede dun i-issued yung pera nyo, yung loan nyo. Okay? So, nakalagay dito na hindi po included yung Pag-ibig Loyalty Card. So, hindi po nila inallow na dun ilagay yung Calamity Loan mo. Okay? Now, so, pag may wala pa po kayong UBP, click nyo lang po yung option dyan na to avail of a credit UBP Quick Card, please check here. Yan, click nyo lang po yung blue na here na option na yan. Okay? Now, balik tayo dun sa taas na nakalagay to proceed with your application, click here to update your local
mailing address. Okay, pag-click po niya, yung page po na lalabas is ganito po. May screenshot po ako niyan. Ayan. So, yan po yung page na mag-a-appear sa screen nyo, which is kailangan nyo i-update yung mailing address nyo or mayroon kayong foreign address, telephone number, mobile number, tsaka email address. So, ang gagawin po natin is kiklik muna natin yung mailing address kasi dito ko ipapadala yung check ko, which is yung calamity loan ko. Alright? So, pag-click mong mailing address, yung lalabas po is ganito. So, a-ask po ng mailing address ko kung nasa room or floor condo building kayo. Lagay nyo lang po yung complete address or house number and then street subdivision. Okay? Kumpletuhan nyo lang po yung lahat ng hinihinging information dyan. And then, after po nyan, pag nakompleto nyo po, i-click nyo lang po yung next na button, next na option. Okay? So, pag na-click nyo na po yung next na option, ito po yung next na lalabas. Okay, pakita ko sa inyo. Ayan. So, pag na-click nyo lang po, yung kumpleto na po yung information nyo, ito po yung next page na lalabas. Ayan. May click submit option po doon. And then, mayroon pong message na kalagay, you have successfully updated your profile. Please take note of your transaction number. Okay? So, click nyo lang po yung okay. Ayan. So, yan po yung page na lalabas pag na-submit mo yung click option na submit button and then nakompleto mo yung information na hinihingi. Okay? Then, wag mong kalimutan i-exit. And then, once na-click mo yung exit, meto po yung transaction number nakalagay po dyan. Make sure na may copy po kayo ng transaction number nyo. At nakalagay din po dyan yung date at saka yung oras kung kailan nyo po in-update yung information nyo. Okay? Ayan, so ito po yung screen na sinasabi ko kanina na after nyo po makumpleto, yung information is mayroon pong submit option. Huwag na huwag mo nyo pong kalimutan yan. Okay? Okay, so punta na naman tayo dun sa calamity loan. Now, pag pumunta na ka po kayo sa next page is may makikita po kayo sa calamity loan na ganito. Okay, yan. So, loanable amount is 19,000. Yan po yung pinakamataas. And then, mailing address, yan po yung address na in-update natin kanina. Okay? Now, meron pong option na dalawa dyan. Choose your preferred check address kung gusto mong ipadala sa employer address or sa mailing address. Okay? Now, may reminder po dyan na nakalagay, sabi, to credit your loan, proceeds to your UBP savings account, click here kung gusto nyong mapunta doon yung calamity loan nyo. Now, kung wala pa kayong UBP, to avail UBP quick card, please click here. Yan, nakalagay po dyan kung gusto nyong mag-apply. Alright? So, click nyo lang po yung proceed, but make sure to click the box for agree the terms and condition. Now, pag nag-click po kayo sa agree the terms and condition, mag-a-appear po yung terms and condition. Ayan. Make sure po nabasahin nyo po yung terms and condition pag nag-apply po kayo ng calamity loan. Okay? So, ayan po. Nakalagay po dyan, coverage of the programs. Nakalagay members who are residents of the entire Philippines affected by the strict community quarantine to manage coronavirus disease 2019 COVID-19 situation and pursuant to
Proclaim number 929 by the President of the Philippines dated 16 March 2020, declaring state of calamity throughout the Philippines due to COVID-19. So lahat naman po tayo affected ng COVID-19. Okay? So ito po yung eligibility requirements. So make sure na must be registered in the SSS website to facilitate filing of an online application. So kailangan may online user account kayo. Pangalawa, must have at least 36 monthly contribution, 6 of which should be posted with the last 12 months prior to the month of filing application. So kailangan naghulog kayo more than 36 months. Then nakalagay po dyan, must be resident of the Philippines. A resident for the purpose of CLAP is one who has at home or work address within the Philippines. Pang-apat po, have not been granted any final benefit, total permanent disability or requirement. So mga ganyan hindi pa nakatanggap. And then number 5, must not have an outstanding loan restructuring program, LRP or Calamity Loan Assistance Program or CLAP. So pag hindi, wala pang calamity loan na nag-a-apply, pwede po kayong mag-apply. Okay? So make sure po na basahin yung availment period. Nakalagay po dyan, the availment period shall start on 15 of June 2020 until September 14, 2020. Okay? And then the loan amount shall be equivalent to 1 month salary credit computed based on the average of last 12 months, so rounded to the nearest 1,000 or the amount for which is lower. So basahin nyo lang po yung terms and agreement. Okay, so punta na po tayo doon sa option, pag-clinic po natin yung proceed. Pag-clinic po natin yung proceed, yung next page na lalabas is ganito. Okay, so ito po yung page na lalabas. Ayan. So nakalagay po dyan yung amount na ilo-loan natin. And then loan proceeds will be released through check. Okay, so check eh. Ayan din po yung address na in-update ko. And then click nyo po yung submit. But before that, make sure na you certify that the information provided is true and correct. So dapat tama. And then nakalagay po sa number 2, I unconditionally promise to pay the amount stated in the confirmed load disclosure statement. Okay? And then third po, pag-clinic po yung submit, ito po yung last na page na lalabas. Nakalagay po, you have successfully submitted your calamity loan application to SSS. Now, since kanina lang po ako nag-apply, June 19, 2020, ayan, so loan proceed will be released through check and delivered to your registered mailing address. Please take note of your transaction number. Yan po yung transaction number ko. Okay? So, yan po yung process ng pag-apply ng calamity loan. So, ang importante po, basahin nyo po yung terms and agreement muna para hindi po sayang yung oras nyo para mag-apply kayo ng calamity loan. So, make sure po na 36 months kayong naguhulog sa SSS. Pangalawa, kailangan meron po kayong account online. Okay? And then make sure na updated po yung information na ibibigay nyo. Okay? So yun po, I hope na nakatulong po ako ngayon sa inyo kung paano po mag-apply ng SSS Calamity Loan. Pag may mga tanong po kayo, huwag po kayong mahihiyang mag-comment sa comment section below. And also make sure to subscribe in our channel. And also, don't forget to like and share ang video na to. And again, stay healthy, stay safe. Bye!